pala kahapon sa akin. Sa akin. Ilunggun. Baka hospital kami kahapon. At buti na lang hindi si Ed. Hey there. Oh wow, that was so funny. Yeah. Kahit ako sa inyo kung saan, dito ba banda? She's gonna make the scene of the crime. Hello, peps. Good afternoon. So today is Wednesday. Nasa labas ako. Pupunta ako ng coast. Nagmamadali nga ako eh. Kasi kailangan namin mamili ng pagkain. So explain ko na lang sa inyo mamaya pagdating ko sa bahay. Ang dami nang ang taong namimili. Kasi magla-lockdown yata kami. So pumunta na lang ako dito sa coast malapit sa amin. Kasi tinatamad nga akong lumabas today kasi masakit yung katawan ko. So dito na lang ako, malapit sa ano, Central Market. Ang init nga today eh. I think 31 degrees na ngayon. So ayan, mamili tayo ng pagkain. Hello peps, bahay na ako. So ang ending, hindi ako nakabili ng ano sa Kohl's kasi ang daming tao sa loob. And then daming taong nakapila sa labas. So parang sinasarado nila yung calls, and then I think papalabasin muna yung mga tao doon, and then sa kanila papasukin yung mga nakapila. So hindi na ako nag-ano pumasok doon. Bumili na lang ako ng peanuts ko. Hindi mawawala yung aking peanuts kasi ubos na eh. So bumili ako ng dalawa, yung ganito. Sabi ni Mark, huwag ka nang mag-ano pumunta. Pupunta pa sana ako ng uli. Sabi niya, wag na kasi may nabili naman daw siya kahit papano. Tsaka pwede pa naman lumabas. Isang tao lang kada family para mag-grocery. Bawal kaming mag-exercise sa labas. As in, talagang magla-lockdown talaga yung South Australia for 6 days. And yun nga, hindi ka makalabas. Dito ka lang talaga sa bahay. Lalabas ka lang pagbibili ng pagkain. Yun lang. So, ayan, talagang nagpapanik yung mga tao dito. Ang daming tao sa labas, as in, kasi bumibili ng pagkain. Pumunta nga ako ng Central Market, kaso lang, ang daming pila sa kada ano, stall ng market. So, sabi ko, wag na lang. Sabi ni Mark, may nabili na din naman siyang ano. Bibili lang naman ako ng lemon. Sabi niya, may nabili daw siya. So, pwede na yun. Pwede namang lumabas si Mark para bumili ng pagkain namin. So, yun. Hindi kasi kami talaga nagsastock ng pagkain dito, peps. Kasi dito kami nakatira sa city, so madali lang lumabas. Pero yun nga, yun yung ano, problema pag may ganitong situation. Wala kaming stock talaga ni Mark. Kailangan namin bumili. So ayan, ano pa ba sasabihin ko? Super init sa labas, as in. And then may nangyari pala kahapon sa akin. Nag-ilunggo na. May nangyayari sa akin kahapon, peps. Kasama ko si Eds kahapon. Nagkita kami. And then, nung pauwi na kami, may tumulak sa akin. Hindi ko talaga nakita yung tumulak. Nakita ko na lang nung natumba na ako. As in, balibag talaga ako. Tumalsik talaga ako. Kasi, ginanun niya talaga ako. Pag ganun. And then, tumalsik ako. Ang sakit na nga ng likod ko ngayon, yung dito ko. Buti na nga lang, nagamit ko tong wrist ko. Kaya masakit na naman siya. Dahil kung hindi, nabagok ulo ko. Baka na-hospital kami kahapon. At buti na lang, hindi si Eds yung tinulak niya. Eh kung si Eds pa yung tinulak niya, siguro hindi lang talasik inabot ni Eds. Buti na lang ako. Kasi kung si Eds talaga, baka malala pa yung nangyari sa kanya. So ayun, yung tumulak sa akin, yung ano, yung aboriginal dito. Kasi nakita na namin siya sa may ano, sa loob ng Meyer. Na inaano siya ng guard. Kasi yung pagganito, dito kami lumabas ni Eds. Eh, dito siya lumabas. Siguro papunta siya. Eh, kami pauwi ng ganun. Hindi ko naman siya nakita. Kasi nag-usap kami ni Eds. Tapos nakatingin ako sa baba. Tapos bigla na lang ganun na tumalsik na ako. So yun, kahapon pagdating ko sa bahay, as in, ang tamlay-tamlay ko talaga kasi ang sakit ng katawan ko. Para akong binugbog ng ilang tao. And then parang nilagnat ako kagabi, kaya maaga akong natulog. Kaya pagising ko ito, ang sakit ng dito ko, yung likod ko dito. Kasi as in, tumalsik talaga ako. Eh, laki-laki ng tao na yun. As in, mataba kasi siya. Hindi ko talaga inaasahan na mangyayari yun sa akin kahapon. Nagulat nga si Eds na, ayun na, natumba na ako.
Nag-uusap lang kaming dalawa, tapos yun na yung nangyari. Ay, nako. Galit na galit talaga ako kahapon. Talagang napamura ako. Pero, I'm okay na ngayon. Hindi na ako yung ano, kumalma na ako. Kasi kung tao lang naman ako, nagagalit din. Siyempre. Pero, kakarmahin din yung tao na yun. Wala sigurong magawa sa buhay, siguro galit sa buhay, hindi masaya sa buhay niya. Kaya ganun, binuntong niya sa akin yung galit. But yeah, anyway, peps, hintayin ko lang si Mark. Pero lalabas pa kami ni Mark kasi yung lockdown magsa-start pa ng ano, midnight tonight. So pwede pa kaming lumabas ni Mark. Try namin pumunta ng Woolies, baka may kailangan pa kaming bilhin doon. And then, last walking naming dalawa for 6 days. And then, bibili na lang kami ng pagkain din sa labas ng takeaway for tonight para bukas. Yung binili niya, yun yung ano namin, kakainin. So, ayun, peps. I'm sure malulungkot na naman si Mark nito. Hindi siya makalabas. Hindi niya kasi kaya yun. Kasi si Mark talaga hindi tumitigil dito sa bahay. Pagdating ni Mark galing sa work, lalabas din yan. Tumitigil lang siya ng 5 minutes dito, magbihis, then lalabas din siya. So, we'll see kung ano yung mangyayari kay Mark for 6 days. Maganda muna ako, Pep. Mag-edit muna ako. May-edit ako ano, video. So, ayan. Yung aking showing. Hello, peps. Nandito kami sa labas kasi nagpasama ako kay Mark dito sa labas. Ayan. Pero, habang nagbibideo si Mark, para siyang nabored. Sabi ko, tama na nga yan. Uwi na nga tayo. Kasi, konting clip lang naman yung kailangan ko para dito sa aking dress. Ayan. So, uwi na kami. So, ayan. Buti na lang nakabili si Mark ng mga pagkain. Okay na yun. Kasi, pwede naman lumabas isa. Yun nga sabi ko kanina. Ulit-ulit ako, diba? Sinabi ko na kanina eh. Let's go! Pagdating niya naman, naiinis na naman siya kasi nga nag-lockdown. Ay, nako. Wala naman. Sabi ko nga, wala tayong magagawa dyan. So, uwi na tayo. Sakit talaga ng likod ko. So, hindi ako sasama mag-walking sa kanya kasi parang sobrang init. Sakit sa ano, sa balat. So, mamaya na ako alalabas kasi this is the last day na lalabas kaming sabay. Simula bukas, isa na lang pwedeng lumabas. Buti na nga lang 6 days lang, pero hindi natin alam, baka extend pa nila, diba? Hello, peps. Nandito kami sa labas ni Mark. Ito yung last na kakain kaming magkasabay. And dito sa labas, syempre. Kasi bawal nang kumain sa labas. Bawal din ang takeaway. So, nandito kami sa grill. Sabi ko kasi sa kanya, gusto ko ng burger. So, yeah. Ayan. 6 days. Yeah, 6 days. OMG. But I'm sure it will I've be I've never been quarantined at home 6 days in my life. Yeah. I know you're very good at this. Yeah. I'm not. Diana's very good. She's a good I'm worried about Mark. She's a good girl. I'm like, I just want to get out and walk and go to the gym and exercise and do things. But, but you can't. No. I want to. Good luck for 6 days. What am I going to do for 6 days at home? I can work a bit. And I will a bit. But like, What do most people do? What, read a book, watch Netflix? Like I said to him, we will play some games. Like, I don't have any hobbies. Diana has the sewing. She's fine. She can sew all day. She can just make stuff. She's gonna be in the sewing room doing stuff all day. I'm like, but I can go out once a day to buy some groceries. So that's okay. I'll do that very slowly. I walk very slowly once a day to the shop and back to buy some. You think that's it's still like the beach weather, isn't it? Yeah. Anyway. Gotta smile. We're all in this together, as they say.
Pero Peps, nandito na yung aming burger. Kain tayo. This is our last meal out for 6 days. Yes. A week, maybe longer. Maybe longer. Can't believe I'm saying this. This is devastating. I like cooking at home a lot, and so does Diana, but we like going out, you know, 2 or 3 times a week, but we're home for the next 6 days, possibly more. So we're enjoying it. We're having some apple cider. I already had a glass before I got home. I didn't tell Diana that. I had a big pint. Yeah, that's why I'm a bit drunk. I'm a bit like, ugh. So I already had one, and this one, so I'm starting to feel a bit tipsy. That's okay. It's the last night before we go into lockdown, so au revoir, au revoir, and goodbye for now. Mwah. Nandito kami sa Woolies. Ayan si Marco. Parang lasing na siya. Kung ano-ano na yung sinasabi niya. What are you gonna get? Pancake mix. Pancake? Okay. Let's go. Okay, just get some. So, ayan. And tingnan nyo. Wala na. Walang laman. Kasi naubos na kaninang umaga. Ayan. Already gone. Yeah, it's empty. Look at that. All gone. That was so... Yeah. That's really quite ridiculous. So, we'll go home. Wala, baby, because... Pauwi na kami, Peps. Pero pakita ko sa inyo kung saan. Dito ba banda? She's going back to the scene of the crime. So, ayan, yung Meyer Center. So, dito yata kami lumabas ni Ed's banda. Tapos yung lalaki, palabas dun sa kabila. Yes. No. Now, we're walking all the way there. And then, maybe that way. Maybe come out of there, yeah? Yes. He came that way and boom. Yeah, there's no camera here. There's no camera. So, dito banda. We're lucky it wasn't a serious injury. Well. It's not that serious. I'm being very sympathetic, but it's not like he's not that so sympathetic. Serious. I am very sympathetic, but I'm just saying pathetic. It's not that bad. It is bad. I think you I traumatized. You're more mentally and emotionally traumatized. You saw me last night. She was angry. She was... What's the word for angry in Tagalog? Galit. Yeah, right. Galit? Yeah, you were galit. Yeah, galit na galit ako. You were angry. But I'm okay now. You can't have that anger for a long time. No, because for people suffer. Like that. Then we suffer as a couple. Sapir, sapir, ulo mo. Ay, nako. Well, this is Adelaide now, but as of tomorrow, yeah. She's gonna die. Nothing. Nothing tomorrow. No shops, nothing. Hello, Peps. So, i-close ko lang yung vlog. Nakalimutan ko na namang mag-vlog pagdating namin dito sa bahay. Kasi pagdating namin dito, nahiga ako. Agad kasi ang sakit talaga ng likod ko. Sana maging okay na to bukas. Kasi feeling ko para kung nilalagnat na ewan. Siguro may bali yung likod ko. Kaya ganun. So ayan pa. So magsa-start yung lockdown namin dito midnight tonight. Anong oras na ba? It's 11 PM na. So ayan, bukas. Hindi na makalabas. Lalabas lang, bibili ng pagkain. Si Mark, ewan ko kung ano yung mangyayari sa kanya bukas. Ayan. Sabi ko sa kanya, magsuot ka ng face mask. Kasi pag walang face mask, pag lumabas, ang fine is $4,000. Diba? Sabi ko sa kanya, hindi na to joke. Wala na tayong magagawa dyan kasi yan na yung rules dito. So, tingnan natin after 6 days kung ma-extend ba yung lockdown or hindi. Sana naman, hindi. Sana, hindi na dumami yung, may COVID para, para matapos na yung, lockdown agad.
So, ayan, Pep. So, tomorrow, we'll see kung ano yung gagawin namin ni Mark dito sa bahay. I'm sure talaga bukas nag-aalala talaga ako para kay Mark kasi hindi niya kaya yung hindi siya makalabas. So, we'll see bukas. Mag-isip ako ng mga games para maano si Mark. But yeah, anyway, Pep, so i-close ko na yung vlog. So thank you so much for watching and hope to see you in my next one. Enjoy life and take care, Pep. See you next time. Bye! Good night!